Isang pinagsisisihan ko talaga na hindi ko tinuloy yung ininvest kong property. 3 years mo siyang hindi gagalawin, pero kikita ka ng 4.5% and makakapag-withdraw ka monthly na ang inappreciate ng pera for 7 years ay nasa tantalan. Magandang luho ay ang pag-iinvest ng... Ano ba yung magandang investment for beginners? O comment down below. Hello, good evening! Okay, kamusta naman kayo? Medyo kakaiba itong vlog ko for today's video. Okay, so mag-time check muna tayo. Time check, it's now 7:41 and it's Friday. Okay, medyo naging busy ako. Ano? So, marami tayong ginagawa. Okay, so for today's video, sasagutin ko yung mga comments ninyo. And then, meron din tayong pag-uusapan, ano, regarding investment. Ayan. Okay? So, sagutin natin yung comment according kay At Mahalia, lagay natin dito. So, nagsisisi ka ba at bumili ka ng 2 kondo dahil hirap pala siya paupahan? Hindi. Okay, so hindi ako nagsisisi. Why? It is because nag-appreciate yung kondo. Kahit hindi ko siya mapaupahan, it's okay. Kasi tumaas yung value ng property na ininvest ko. Though medyo marami tayong due date, it's okay. Diba? So, alam ko naman nakikita ako kapag naibenta ko yung property. So, sana lang maibenta ko na siya as soon as possible. Kasi, ang condo naman na yan, hindi ko naman siya binili ng ng cash, diba? So, ang kagandahan dyan, pre-selling stage ko siya nabili, and then after so many years, sabihin natin after ilang years, 5 years, 6 years, yung value ng property tumaas almost double. Yun yung advantage kapag nag-invest kayo ng pre-selling property. Okay, so hindi ako nagsisisi kasi alam ko kapag nabenta ko na yung property ko na yon, mas mataas ko siyang mabibenta. Yan. Sabi ko, mas mataas ko siya mabebenta. 'Di ba? So tingnan niyo yung project dito sa area ng Pasig, yung Le Pont. Okay, actually binlog ko 'yun eh. Ilagay ko dito. Ang pre-selling 2 bedroom diyan ay nasa 14 million. Yan. Sabi ko, pre-selling pa lang 'yun. 'Di ba? 14 million na. Okay. So tumaas na yung value ng property. Actually, nagtingin-tingin ako. Dati may mga condo na worth 3 million, 4 million, 5 million, 7 million. But now, yung dating 7 million, nasa 14 million na yung presyo for a pre-selling property. And then, yung mga dating mga 4 million, nasa around 6 to 7 million naman. Ganun ang bentahan yung pre-selling ngayon. So, hindi ako nagsisisi. It is because nakapag-invest ako nung medyo mura pa per square. Okay? So, proceed naman tayo sa ating next commenter. Okay? Shout out sa'yo at ano to, Dines. Grabe, mahal ng condo sa Pinas. But it's nice to have a condo pang personal use. Sana magkaroon din ako ng condo. Yes, magkakaroon ka niyan. Shout out sa'yo. Pwede ka namang magkaroon ng property. Okay, so magkakaroon ka dapat ng forced savings, okay? Yes, magkakakondo ka, okay? So, kailangan mo lang, of course, ng forced savings. Meaning to say, yung i-invest mo, yung kaya mo lang, okay? Yung hindi ka malulungkot. Kasi once na nalungkot ang buyer, hindi mo maitutuloy ang investment mo. Okay? Ganun yun. So, hindi ka dapat malungkot. Kapag nag-invest ka, ibig sabihin, dapat hindi mo nararamdaman. Kasi nga, forced savings nga siya. So, kung mahilig kang gumastos, let's say, mahilig kang kumain sa labas, ganyan. So, medyo i-lessen mo yun, di ba? Maiipon mo yun, and then, makakapag-invest ka ng property, okay? Either condo or house and land. But, I advise
na mag-invest ka na lang ng lote. Tapos, o kaya, house and land. Marami namang developer na nag-o-offer ng ganoon. At sa murang, ano lang siya, halaga. Okay? So, kung meron kayong question about house and land projects, email nyo lang ako. Okay? Medyo maingay itong aircon ko. Actually, luma na kasi yung aircon. So, kailangan ng palitan. So, hindi ko siya pinapalitan. It is because gumagana pa naman siya. Kaso, yun nga lang ang downside kapag luma na siya. Kailangan na talaga siyang palitan. Okay. So, tingnan muna natin ang budget. Yan yung sinasabi ko. Hindi ako basta-basta gumagastos. Kapag hindi ko naman, kailangan. Okay? Kasi marami tayong Judith. Diba? Yun yun. Okay? So, para naman sa next nating commenter, okay? Okay, i-shout out natin sila. Eto, gusto ko tong sinabi niya. Okay, shout out sa iyo at Juanito Angeles. Okay, ilagay natin dito. Ang sabi niya, well, if you can sell both condos for 30 million, put it in a bank, okay, with a 5% interest, a year tax free. So, it will give you 1.5 million a year divided by 12 equals 125. Yan, lagay natin. So, more than the rent you are receiving for both condos, wala pang stress, okay, na umuupa at pag-intindin sa maintenance. Actually, ang halaga ng condo mo, tumubo ka na ng 100% sa cost niya. Hindi ba? Okay na yun. Yes, you are correct, okay? Pero dito sa atin, sa Pinas, wala po tayong 5% sa bangko. Pero galing ako sa bank kanina, okay, sa PS Bank, they are offering 4.5%, okay, pero time deposit siya, okay? So, kailangan ko lang makita yung receipt. Wait lang, hanapin ko lang. Nilagay ko to dito. Kailangan pagka nagsasalita tayo ay documented, okay, hindi invento lang. So, nagpunta ako sa bank kanina, okay. Kaya pala ako nagpunta sa bank kasi meron pala akong inopen sa PS Bank 2017. Matagal na yun, UITF. Pero super liit lang nung inopen kong pera doon. Wala, na-convince lang ako ng friend ko na maglagay lang ng small amount of money. Tapos nakalimutan ko siya, ngayon ko lang naalala. Imagine ha, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 years na siya sa bank. And it's UITF. Okay, ilagay ko dito. Yan, money market yun eh. So, medyo conservative ako sa money market. Kaya ganyan lang kaliit yung nilagay ko. Pero ang ginagawa ko kasi is time deposit. So, yung sinabi ni Atwanito Angeles, lagay natin ulit dito, okay? May point siya doon. Yes, meron talaga tayong mga time deposits, okay? So, ito yung latest, okay, quotation ng bangko, okay, regarding time deposit. Okay, mag-start tayo sa 100,000. So, they are giving 4.5%, okay? So, if you have 100,000, ayan o, okay? So, if you have 100,000, okay, locked in for 3 years, o, diba? So, nag-deposit ka ng pera mo, time deposit to ha, 3 years mo siyang hindi gagalawin, pero kikita ka ng 4.5% and makakapag-withdraw ka monthly ng 369.86 pesos. Tama ba? Sa pagkakabasa ko. Hindi ko dala yung aking salamin. Ayan. Titigan nyo. Ayan siya. For 100,000 pesos. Okay. Hindi nyo akong makita. Bumababa itong ano ko. Tsaka wala akong ilaw. Wala akong ganun. Gusto nyo makita ko ano yung ilaw ko. Tingnan nyo. Ayan ang ilaw ko. Mamaya, discuss natin to. Diba? Kaya nga gusto ko nagbablog ako pag umaga. Kasi maliwanag. Hindi ko na kailangan ng ilaw. Ng liwanag. Ganyan. Okay? So, going back, pagka nag-time deposit ka naman ng 1 million, nakita nyo,
And then, 4.5% interest, yan, okay, locked in for 3 years, okay, every month, makakapag-withdraw ka ng 3,698.63 pesos, okay? I am referring to PS Bank. Ito yung, ano, ito yung kausap ko kanina, kasi meron din akong time deposit sa kanila. So, sinishare ko lang, okay, para may idea lang kayo. So, kung meron kayong pera dyan, and then, type ninyong mag-invest muna, or hindi pa kayo that ready, so, pwede nyo namang pagkakitaan yung pera nyo eh. Ilalagay nyo lang sa tamang product ng banko, kung ano yung ino-offer ng bank. Okay, I suggest you put it in time deposit, okay? Pero hindi ko marirecommend ang UITF. Kasi nag-try na ako ng UITF eh. Gusto nyo makita. Okay. So, 2017, parang nagbibiroan lang kami nung friend kong branch manager ng banko din, okay? So, naglagay ako ng UITF, okay? And sabi niya, kikita daw sa money market. So, that will be depending, of course, doon sa rate, okay? So, pwedeng mababa ang rate, pwedeng mataas ang rate, okay? Alright! So, ngayon, naalala ko. Actually, nakalimutan ko na nga siya. That was a long, long time ago na. Ayan, okay. So, pakita ko sa inyo. Asan na ba yun? So, ilalagay ko dito. Yung ininvest kong UITF. Yan, mutual fund yan. Money market, ganyan. So, conservative ako sa ganyan. Kasi gusto ko lang naman itry, okay? Tapos, nakalimutan ko siya. Sa totoo lang, nakalimutan ko siya. Paano ko siya naalala? Naalala ko siya kasi nakita ko yung naitabi kong paper. Okay. So, nilaglagay ako ng 10,000 ano, sa UITF. Oh, that is a great example, ha? 10,000, okay. Ngayon, ang inappreciate ng pera for 7 years ay nasa tantararan. Ito. Okay? So, yung 10,000 ko, kumita siya ng 1,971.4. Okay? So, ilagay natin dito. Ayan. Okay? Okay na. So, let's move on. Kung may mga questions pa kayo, mag-comment lang kayo. Okay? Okay? Ibigyan ko kayo ng option kung saan magandang mag-invest. Okay? Let's say, if you have 10,000, 20,000, 50,000, up to 100,000. Pwede talaga kayo mag-invest, okay? Ang 50,000, reservation lang yan ng kondo. Kapag ka binak out mo yon, forfeited yon, okay? So, kailangan mong mag-down payment. That will be payable in 36, 48 months to pay, okay? Kaya, I really suggest, pagka mag-down payment kayo, lalo na pag pre-selling, huwag nyo munang i-fold, okay? Mag-monthly na lang kayo. Para napapaikot niyo yung pera niyo at nakakapag-invest din kayo sa iba. Okay? Hindi naman nila require ang full DP. Pero, masaya ang agent. Kasi pag full DP, syempre, full com ang mga agents. Magpalibre kayo ng kape sa kanila. Okay? Alam ko yan kasi dati ako nasa mundo ng real estate. Okay? So, I started when I was 20 years old. Nabubuking tayo sa edad natin. So, I started 20 years old sa real estate. Okay? I started as a property specialist, property consultant when I was 20 years old. So, habang tumatagal ko sa real estate, napopromote ka, ayan, hanggang sa naging pioneer tayo sa international sales. Okay? So, from local, naging international, noong 2008, ako nag-international. At yon, okay. So, marami tayong naibentang property dyan sa Makati area. Okay. Dyan sa area ng Century City. Okay. Tayo umubos niyan. Okay. And then, nag-join din ako ng iba't ibang developer like SM, DC International, RLC International, PhilInvest International. Okay. So, parang ang hindi ko lang na-join na developer yata ay Ayala na.
So, puro tayo international, okay? Kaya alam ko yan. Ayan, okay? So, going back, okay, nagtanong si, ano, nagtanong si At Dines Dines, o yan, at saan bang po may 5% interest and tax-free? Okay, ilagay ko dito, nasagot ko na ha, Dines, yung, ano, yung question mo. Pero, sinagot ka ni At Juanito Angeles, sabi niya, BPI daw. So, hindi ko pa na-try ang BPI kasi parang dati meron akong account sa BPI. Tapos, ang credit card ko yata ay BPI. Okay. Pagka nag-international ako, BPI. Okay ang BPI. Gamitin sa international. Oo. Maano naman siya. Kailangan talaga pag mag-a-abroad ka, you, at least you have two credit cards para meron kang dalawang option. Pambayad ng hotel, ganyan. Mga hotel kasi abroad, they prefer credit card. Especially in New Zealand, ganyan. Pagka magbubukan ng hotel, mas gusto nila naka-credit card ka. Kasi doon lahat ng information mo, yung profile mo. Okay? So, next naman. Sino to? Sagutin nga natin to. Okay. At Usagi and Doggy. Okay? So, ang sabi niya, 19M, magpatayo na lang ako ng high ceiling na bahay. Yan. Lagay natin dito. Yan. Maraming magandang 19M na condo. Hindi maganda yung nakuha mong condo, madam. So, basahin mo na lang. Okay? So, yung condo ko, hindi ko siya binibenta ng 19M. Pero ang presyo niya ngayon sa market ay nasa 19 million to 22 million. Kasi nag-appreciate na po siya. Okay? 10 years ago, yung condo na na-invest ko sa area ng Makapagal ay nasa parang 100,000 per square lang yata yun, di ba? So ngayon kasi, nasa 350,000 per square na siya. But I'm only selling it for 15 million. Yan lang ang presyo ko for a 2-bedroom unit. Diyan sa location ng Makapagal, malapit lang sa MOA, sa City of Dreams, sa Okada, sa Soler, Conrad. Okay? Okay. Actually, ang isang pinagsisisihan ko talaga na hindi ko tinuloy yung ininvest kong property nung bata pa ako sa area ng BGC. Yan, okay? So, dati nag-invest ako dati dyan sa BGC. Meron akong friend na seller din sa ibang developer. Okay? At actually, binetahan niya ako ng... O, di ba magkaibigan kami pero nagbebentahan kami ng property. So, 24 years old ako, nag-invest ako ng condo na studio unit. Ang mura pa ng condo that time. It's only 1.5 million. Alam nyo ba kung magkano na ngayon yun? Doon ako parang nagsisisi, no? Noong time kasi na yan, nakita ko ang BGC. Pacific Plaza Towers lang yung nandyan, na nakatayo, ano. Tapos, ang ginaga namin dati ay yung Pier 1. Sino nakaka-relate? Pier 1 the 4th. Nandoon kami lagi. Okay? And then, parang noong 24 years old ako, 25 years old, nag-invest ako... Stanford ba yun? Ah, Morgan. Okay, Morgan yung pangalan ng condo na yun. That's a studio unit. And that's only 1.5 million. Tapos ang mura lang ng monthly niya. Parang nasa 8,000 lang, ganyan. Tapos hindi ko pa siya tinuloy. Bakit hindi ko tinuloy? Kasi nag-invest ako ng property sa Bulacan, di ba? Parang tinatayo pa yung ano doon, camellia, ganyan. Tapos nag-invest din ako doon sa area ng Pulilan, Bulacan yata yun, Giginto, may mga pabahay. Nasa 20s lang ako noon. Tapos, nung naging busy na ako, since back and forth ako abroad, syempre, nagiging problem yung mga checking account, ganyan, naubusan ako ng cheque hanggang sa hindi ko na nare-remitan. Hanggang sa binakout ko na lang siya. So, forfeited lahat ng binayad ko. Yung mga ganun. Okay? So, yun yung naging story ko. Nung nasa early, 20s ako niyan. Nung time na yan. May hindi na rin ako mag-invest. Pero, syempre, dahil bata pa ako, magulo pa yung isip ko, hindi ko rin siya natuloy. Pero, nanghihinayang ako kasi ang taas na ng appreciation value ng property sa BGC. Diba? I don't know kung magkano na yung Morgan na yun na na-invest ko. Sayang. Nasa huli talaga ang pagsisisi.
ito ang pinaka-favorite kong comment ni I am a nurse. Okay. Sabi niya dito sa comment, boring. Ayan o. O, diba? Sabi niya sa comment, boring. Naku, pasensya ka na kung na-board ka sa vlog ko. Eh, yun naman talaga yung actual na nangyari nung time na yun. Actually, bored naman talaga ako nun. Hindi ko i-deny. Boring naman talaga. Hindi kasi ako makapag-travel. Kasi nga, ang dami kong commitments dito. Hindi ako makaalis. Basta-basta. Alam mo yun. Ang dami nating commitments, di ba, sa ating negosyo, which is hindi ko naman binavlog dito eh. So, kasyempre, yung mga pirma-pirma, yung mga ganyan, hindi naman pwedeng wala kapag pipirma ka, di ba? O, gets nyo na ba? Saka ako na lang i-share, no, kapag mayaman na tayo. Okay, sa ngayon ay wala pa tayong ipagmamalaki, kaya ganyan muna. Okay, hayaan mo next time, I am Nursel. Sasayaw tayo. Pero gusto ko kasama ka. I don't joke lang. But then, thanks for watching. Okay? Sana mag-subscribe ka. Okay? At manood ka pa ng boring vlogs. But I hope may natututunan ka sa ating mga vlog. Okay? Okay, next is si at the Canopy Air Residences Makati. Ilagay natin dito. Ayan. Sabi niya, try mo naman pa Airbnb, join ka sa mga group homeowners, para part ka ng community. From there, makakita ka ng reliable cleaners who do the same, okay? So, I got condos. Sorry, ano ko. So, got two condos. Yung isa is doing okay naman as Airbnb rental. Good for you. Anong developer to? Naka-base kami sa overseas and doing it remotely. That's nice. I can open, lock the door remotely. I can monitor who go in and out of there. That's nice. Okay? So, ilagay ko na lang dito. But, I'm so curious anong developer ito. Is it SM? Okay, comment ka. Next is, nag-comment itong office mate ko, si George Bellio. Shout out sa'yo, George. Kamusta ka na? Alam ko na sa US ka, diba? Yan. Sabi niya, ganda ng condo mo sa Magnolia. Yan, oh, shout out George, 'di ba? Syempre RLC, 'di ba? Office mate ko siya sa RLC. Pero George, for sale na ang Magnolia. So, tulungan mo naman ako magbenta. Ibenta mo diyan sa mga clients mo sa US. Okay, mura ko na lang siya binebenta. Kasi kung mag-aantay pa sila ng pre-selling, abay matagal pa 'yon, 'di ba? Baka ma-penalty pa 'yung mga client mo. At least ito, gawa na, 'di ba? RFO na. Diba? George, help mo ako, tawagan mo ako. Okay, so kung nagtataka kayo, andito ako sa bahay, no? Ito yung small room na kinonvert ko na mini office ko nung pandemic, okay? Pero medyo matagal akong hindi tumatambay dito, eh. Pero nung pandemic, parati ako nandito. Actually, kaya nga hindi ako tumatambay dito kasi nga, naalala ko nung lockdown. Pero hindi ganito yung color, ba? Diba? So, ilalagay ko dito yung link, okay? Nung vlog ko, nung nagpapalit ako ng color. Ayan. Okay, so, minum muna tayo ng kape, no? Magkakape ako ngayon kasi pag mga ganitong oras na, medyo inaantok na ako. Maaga ako natutulog, ha? Hindi ako mahilig magpuyan. Kaya ako magkakape para maituloy natin tong vlog. At tomorrow, ay busy ako. Hindi ko na siya masisingin. So, pagka hindi ako nakapag-vlog today, ay wala akong i-upload sa Sunday. Okay? Sa Sunday, ito i-air. Sana mabilis yung wifi. Ano? Ano bang magandang investment for beginners? Ano? Real estate ba? Sa banko ba? Okay. Lahat ng nasa isip mo, yes, tama yan. Okay? Maganda mag-invest. Pero, as a beginner, diba, kung bago ka pa lang sa pag-i-invest, so, ano ba talaga ang magandang investment? For beginners, okay? Marami tayong option. Marami kang choices. Saan mo ilalagay yung pera mo? Yung hard-earned money mo. Remember, hard-earned money mo yan, diba? So, kailangan kapag nag-invest ka, meron kang ROI, or kailangan hindi mapunta sa wala. Okay?
So ngayon, ilalagay natin dito, okay, kung saan ba talaga magandang mag-invest, lalo na kung beginner ka pa lang. Okay, so number one, sa stock market, ilagay natin dito. Number two, sa real estate, of course. Number three, sa mutual funds, okay? And then, okay din maglagay ng investment sa bonds or ito yung mga fixed income investments. May option ka rin mag-invest sa high yield savings account. You can start a business, okay? Or invest doon sa existing ones, okay? Maganda rin mag-invest sa negosyo, diba? And the last, okay, ito yung ipapakita ko sa inyo, okay? Na para sa akin ay marerecommend ko dahil wala kang lugi or talo dito sa ganitong klaseng investment. Ito yung marerecommend ko sa inyo. Investing in precious metals. Okay? Ano ba yung mga precious metals na yan? So, ito na yung ipapakita ko sa inyo. Ito. Ay, by the way, bago ko nga pala ipakita yung precious metals na yan. Okay? Nagpunta ako sa BDO, no? Okay, hindi ko na sama to dun sa dinidiscuss natin kanina. Kung mag-i-invest ka naman ng parang time deposit din sa kanila, pero kasi iba yung tawag nila dito sa product na to, which is nakalimutan ko na. Let's say you have 5 million, okay, and then in-invest mo sa time deposit or nilagay mo sa time deposit yung 5 million mo. After 115 days, makapag-withdraw ka ng 70,000. Yan ang sabi nila. Okay? So, habang siguro nag-iisip-isip ka pa kung saan mo ilalagay yung pera mo, lagay mo muna sa banko. Niro-roll lang yung pera mo. Okay? Every 115 days. And you can get 70,000. Yun yung kinita ng pera mo sa loob ng 115 days. Okay? Pero, punta naman tayo dito sa ating precious metals. Okay? So, guys, ito yung marirecommend kong investment sa inyo. Precious metals, ito yung gold, diba? Yung sinasabi ko, gold. Maganda ilagay niyo yung pera ninyo sa gold. Kung hindi pa kayo ready sa long-term commitment like investing a condo or a property, diba? At disclaimer lang guys, no? Ito yung maia-advise ko for beginners, okay? Kasi ito naman talaga yung ano eh. Madaling bilin, okay, sa abot ng makakaya ninyo, depende sa budget ninyo, and then, madali din siyang gawing pera. So, ibig ko sabihin, kapag nangailangan ka, kailangan ng emergency fund, madali mo siyang maisasangla. Kasi gold, diba? Tapos, tumataas ang value ng gold. Diba? 5 years ago, ang gold per gram ay nasa 1,800 per gram lang. Nasa 2,500 mga ganyan 2,800. That was 2018-2019. Right now, pumunta kayo sa mga seller, ang taas ng bentahan ng gold. So, kung mapalo siya ng 4,500 or more, di ba? But then, meron akong good news sa inyo. Kasi meron akong gold na available dito sa murang halaga lang. Makapag-invest kayo. Yes, sa murang halaga lang. So, mag-comment kung sino ang may gusto ng gold investments. Meron ako para sa inyo. Yes, meron na. Now na ba? Oh, meron. Ito, pakita ko sa inyo. Gusto nyo ba? Guys, itong investment na to, hindi ko siya masasabing luho. Pero kung mahilig kang lumuho, abay dito mo na lang i-divert ang luho mo. Kasi may mapapala ang pagiging maluho mo eh. So, ang magandang luho ay ang pag-i-invest sa precious metals. Ito yung gold, ginto, okay? Kung gusto niyo naman ng medyo level up kayo, diamonds, okay din, okay? So, dito na tayo sa Real Talk, Real Gold, okay? Papakitaan ko kayo ng gold. Pero hindi gold bar, okay? Mga ganitong gold lang, yan, okay? Sino ba ang may gusto ng ganitong klaseng pendant, okay? Actually, meron akong available na ganito. Marami. Pero, ang ipapakita ko sa inyo,
sizes lang na available. So, depende sa taste ninyo. Hindi naman lahat ay gusto yung ganito kalaki pendant, kagaya ng suot ko. Yung iba, very conservative. Ang gusto nila mas maliit, ganyan. Marami akong sizes nito. Pero papakitaan ko lang kayo. Meron akong available. At pwede kayong mag-order sa akin, okay? At natutuwa kayo dahil mura ko lang siya binibenta per gram. O, diba? Pag sa iba kayo bumili, mahal niyo makukuha to. Sa akin, mura pa. Pwede rin kayo mag-reseller. Ito lang natin ay makatulong tayo sa ating mga kababayan na makapag-invest, makapag-ipon. So, ito rin yung for savings, itong pag-i-invest ng good. Anyway, wala namang mawawala sa inyo. Kapag nangailangan kayo ng pera, abay, diretso kayo ng pawn shop, pwede nyong gawing pera agad-agad. Yes! Diba? Overnight, yung gold mo, pwede ma-convert into cash. Okay. Ang bagba, overnight, magiging pera ba yan? Agad? Agad? Depende yan kung may buyer ka kaagad. Pero mahirap makahanap ng immediate buyer. Okay? Ang gold, andiyan dyan ang pawn shop. Madaling isa nila. Diba? Ang lupa, magandang investment din. Pero pag nangailangan ka ng pera, abay mahirap magbenta. Agad-agad. Okay? Pero ang gold, madaling gawing pera. As your, kumbaga, kung nagtatabi ka ng pera sa bangko, okay din. Diba? Pero nakita nyo, yung diniscuss ko kanina, may mga requirements si bank na naka-lock-in dapat in 3 years or 4 months, 115 days. That's 4 months, saka mo pala makikita yung dividends mo or kita mo dun sa perang nilagay mo dun sa kanila, diba? But, ang gold, ang precious metal, bibilin mo siya sa ganitong halaga, itatabi mo siya, in time, nag-appreciate din ang gold. Meron tayong available na ganito, pendant, okay? Pero magkakaiba ng size, okay? So, meron tayo nito. Actually, iba yung size nito. Then, this one. So, meron tayong smaller size. So, ito yung pendant ko. Ito yung necklace ko, no? Mas bigger, okay? Meron akong ibang size dito. Yan. Okay? And then, may mas maliit. Okay? Oh, mag-comment kayo kung sino may gusto nito. Okay? Mag-start tayo sa maliit. This is 18K. Okay? 7.58 grams. Ito. Okay? Yan. Compare mo. Diba? Maliit lang siya. Kuha tayo ng 10 pesos. So, ito yung 10. Sorry sa kuko ko, guys, ha. Maliit talaga yung kuko ko. Tapos, hindi tumatalab sa akin yung mga, ano, yung mga nail, yung mga fake nails. Tapos, nung pumunta ako sa, ano, sa mga nail salon, ayaw nilang patulan yung kuko ko. Baka dumugo daw. Okay? So, yun yun. O, ayan. Ito yung 10 pesos, ano. O, diba? Malaki lang ng konti. Okay? Gusto nyo ba? Sukatin pa natin ng tape measure. Yan. Okay? So, ngayon ko lang gagawin to, guys, no? Ayan. So, ito yung pendant ko, diba? Actually, mas mabigat to. Okay? So, itong available, this is 7.58 grams. Okay? So, ito siya. Tapos sa likod, merong Mama Mary. Okay? Yung sa akin naman, yung likod niya, manawag. Sa iba, mahal nila binibenta to. Inaabot ng mga 40,000, 45,000. But I am selling it for 31,836 pesos. Okay? Available to na ngayon. Okay? So, marami akong ganitong size. Okay? Sa iba, nasa 40,000 to. 45,000. Yung ganitong size, ha? Okay? Dahil ika-fourth year na ng ating YouTube, no? So, ito yung regalo ko sa inyo. Okay? At, sakto naman, pare-pares tayo ng
pendant, okay? Ito kasi yung pendant ko, hindi ko siya tinatanggal. Itong kwintas ko, hindi ko siya tinatanggal. Lagi ko siyang suot, okay? And then, pagka nagsimba kayo, pwede nyo siyang ipabless. Yan, okay? So, lagi ko itong suot-suot, itong necklace na to. Tapos, nilagyan ko lang siya ng pendant na may diamond. Ayan, okay. So, depende naman sa inyo kung gusto ninyo ng ganito. Meron din akong available na mga ganitong pendant, okay? So, mag-comment lang kayo kung type nyo itong ganitong pendant, okay? But then, for now, meron ako yung ganitong size, okay? So, itry nga natin sa tape measure. Tinape measure talaga. Ayan, para hindi kayo malito, okay? Ayan. So, almost 1 inch siya. Okay? Okay? Yung sa akin, na ganitong size, pwede rin kayong maka-order ng ganito. Per gram kasi yan, ha? Depende naman yan, ha? Sa bigat ng golden. So, ang size nito, mga nasa 2. Okay? Ayan. Mas maganda pala pag naka-tape measure mo. Okay? So, yung medium naman, ito, kasi tatlong size to eh. O, diba? Parang small, medium, tapos large. Okay? Kung gusto nyo ng mas malaki, edi ikaw na. Kung gusto nyo ng same nung sa akin, yan, pwede naman. Okay? So, comment lang kayo. Okay, kung gusto nyo nung ganito, same nung sa akin. Pero kung gusto nyo nung mas malaki dito, yung mga ganyan, pwede naman. Okay. Medal na ang tawag doon. Okay? Pang-Olympics, pwede. Okay. So, ito yung medium, ano? This is 9.85. Okay, so magkano to? This is 41,370 pesos. Yung ganitong size. Na medium, tapos 9.85. Okay? Kung gusto nyo mas mabigat dito, pwede. Kung gusto nyo naman ng parang may diamonds, okay lang din. Okay? Meron pa akong isa. Pakita ko sa inyo. So, ito yung isa na kasize nung necklace ko rin. Ito yan. Diba? Parang mas malaki yata yung sa akin talaga. O hindi, same size. So, ito naman yung isa. Okay? Magkaiba yung presyo ng pendant, ha? At saka nitong, of course, ating necklace, ano? So, per gram din yan. This is also available. Okay? Yan. But for now, dito muna tayo sa pendant. Okay? Kung type nyo to, PM nyo lang ako. So, yung likod niya, ito naman. Yung sa akin, ito ha. Manawag siya. Lagi ko kasi siyang suot, kaya naging ganyan yung color. Okay? Pero, pag bago, ganito siya. Okay? Pag laging suot, ganito yung kulay. Nice. So, kung gusto nyo lang, ano, ng another crucifix, meron din ako dito available. Try natin. Ito. Ayan. Ito yung cross with diamonds din. Kung type nyo rin yung mga ganito, ha. So, pwede nyo rin ilagay dito. Ano ba? Okay? Comment lang, guys, ha. This is also for sale. Okay? Pero yung necklace ko, hindi for sale, ha? Ang gusto ko lang naman, meron din kayong ganitong necklace. Okay? So, real talk, real gold tayo, ano? Dito. Ayan. Yung presyo nito na medium ay nasa 41,370. Ayan. Ayan yung calculator. Okay? Perfect investment to. Diba? Halos kapresyo to ng ano, ha, ng bag, mga pre-owned bags sa Japan.
ang katumbas niyan ay gold na. Okay? Oh, wala namang masama. Pwede kang bumili ng bag, ng mga pre-owned. Pero, kung iisipin nyo, ang value nun ay gold na. Na nag-a-appreciate. Okay? Hmm. So, kayo na ang bahalang mag-decide, diba? Pero ako, I will invest dito. Kasi, noong mga early, ano ko, 20s ako, mahilig ako sa bag. Gusto nyo bang makita yung mga bag ko? Andito lahat sa cabinet. Hindi ko siya ginagamit. Andiyan dyan lahat nung mga bagelya ko. Hindi ko siya ginagamit. Nakatago lang siya. Diba? Kung gusto nyo kasi mag-ipon, tapos nangailangan kayo ng emergency fund, ito yung magandang bilhin. Dito kayo mag-invest sa gold, okay? Kaya pendant yung pinapakita ko kasi may gramo ito eh. Mabigat siya. Tinatanggap agad to sa mga sanlaan ng mataas, okay? Yun yung point ko doon, okay? So, meron din tayong available na necklace din. Ito. Yan. Next, sa next vlog, maglalagay na ako nung ano, nung timbangan, okay? Kasi hindi ko nadala yung ating timbangan, okay? Pero, this is 13.56. Yan, 13.56, ano yan? Grams yan. 13.56, ano? Minsan nga, try ko nga mag-live. Ang tanong, may manonood ba? Kaya, try ko muna dito sa YouTube, ano? Sa TikTok kasi, hindi ko alam kung paano mag-live doon. Medyo malalaki kasi tong ano, mga goals natin. Okay, so itry muna natin dito sa YouTube. Diba? Dito lang tayo sa YouTube, okay? Okay, sa TikTok, tingnan natin kung makakapag-live tayo doon soon. Pero kasi parang naguguluhan ako sa TikTok eh. Yung gusto ko, mauuna munang makakita yung mga subscriber, 'di ba? Yung mga subscribers natin, yung mga viewers, 'di ba? Kayo muna yung priority ko, no. Bago yung sa TikTok kasi hindi ako masyadong ano, active sa TikTok. Mas active ako dito sa YouTube. Okay? So, ito naman ay 13.56. Okay? So ito siya. Actually, pwede mo rin siyang gawin palang ano, no? Parang bracelet. Meron akong bracelet, ganito, oh. Ito yung lagi kong suot. Actually, lagi ko itong sinusuot, eh. So, pero kung gusto niyo ng mga bracelet na ganito, meron din ako. Ayan, pakita ko sa inyo. Meron akong mga ganitong bracelet. Ayan, meron akong ganitong bracelets. Okay. So, ito yung sa akin ha. Hindi ko ito binibenta. So, nakita ninyo, this is Japan gold naman. Tapos, meron siyang diamond. Para siyang, ano, yung sa evil eye. Yan. Diba? Okay. And then, this one naman, this is also available. So, mag-comment lang kayo kung interested kayo sa ganito. Pero kasi, ang focus natin, itong pendant. Okay. Pero kung may mga interested nito, mag-comment kayo. Okay? Saka ko sasabihin yung price. Okay? Kasi, depende ito sa bigat. O, diba? Wala akong dalang timbangan dito eh. So, sa susunod na vlog, maglalagay tayo ng timbangan. But right now, ito lang yung merong tag na 13.56. So, magkano ito? Compute natin. Okay? So, 13.56. So, this is 56,000 gold. Okay? Worth it ba mag-invest ng 56,000 sa ginto? Of course, yes. Kasi pag nangailangan ka ng pera, pwede mo siyang isanla. Magkano naman i-accept ng sanlaan? Abay, malaki. Mataas. Okay? Kasi tutubusin mo naman siya, di ba? After ng ilang months na pagkakasanla mo. Huwag mong ire-remata, kunin mo, di ba? So, important, meron kang gold. Okay? Na magagamit mo as your emergency fund. Okay, diba?
So, meron akong ganito naman. Ah, di ba? Medyo makapal siya. Okay. Kung gusto niya naman ng ganitong necklace, ay pwedeng-pwede. Okay. Good. Wala tayong ilaw eh, no? Ayan. Ito siya. Okay. This is also available. Mag-comment lang kayo kung interested kayo sa ganito, ha? Wait. There's more. Ayan. More gold. Meron pa. Ito. Maganda rin to. Diba? Kung gusto nyo ng partner dito, pwede. Pwedeng pwede. Mga ante. So, dito natin ilagay. Kamusta naman kaya, ano, pagka live? Hindi ba nakakataranta pagka may mga live na ganyan? Ngayon palang vlog, parang nahihilo na ako. O, ayan. O, maganda rin. Ito. See? So, ito yung, ano, yung small pendant. Yung kanina. Yung mga gold na pinapakita ko sa inyo, may gramo talaga, ha? Hindi ito yung mga maninipis na nakikita nyo sa mga ibang online seller. Okay? So, quality yung mga golds na hawak natin. Okay? Ito yung tinatanggap sa sanlaan. Okay? Na hindi rin kayo malulugi. So, meron pang gold earrings. Ayan. But this one naman, this is Sobasta Gold. Okay, mura lang to. So, comment kung sino yung may gustuhan nito. Okay? Ito pa. Never ending. Okay, ito. Mura lang to. Ayan. Okay? So, comment lang kayo. Ilalagay ko na lang yung price dyan, ha? Sa comment section. Okay, this is LV. Ang ganda, no? Mura lang to. Okay? Actually, medyo magaan lang siya. So, murang-mura lang to. This is less than 10,000. Okay? So, mag-comment kayo kung sino yung may gusto nito. Yan. Okay? Okay, nagpakita lang ako ng sample, ha? Just in case, medyo nabibigatan kayo dito, pwede namang mga ganito. Gold ring. Paano ba? Ayan, gold ring. Butterfly. Okay? Mabigat tong ring na to, okay? So, may gram din siya. Comment down below. Okay? Kung sino may gusto nito. Nice, no? Ayan. Okay. So, meron din tayong ganitong mga bangles na available. Siyempre, isa lang yung ipapakita ko. Pero, marami tayong available na ganito. Pwede siyang two-tone. Merong rose gold. And then, meron ding white gold. So, maganda yung two-tone. Tsaka yung rose gold. Okay? Okay. Papakitaan ko kayo ng sample ng charm bracelet. Kung like nyo din, okay? Pero this is not for sale, pero meron akong available. Iba naman yung design. Kung gusto nyo din ng mga ganitong klaseng bracelet, pwede, okay? So, ang gagawin natin, mamimili tayo ng mga charms. Pwedeng ganon, okay? So, itong ano ha, itong pinaka-bracelet, merong mga iba-ibang available niyan. So, depende na sa inyo kung anong charms ang gusto nyong ipalagay, okay? Yan. Meron din tayong available na ganito. Pwedeng customize. Comment down below kung gusto nyo ng ganitong klaseng bracelet. Pero yun sa akin, I chose itong Chanel bag. Okay. Tapos, clover. Pero, Louis Vuitton yung ano niya, nakalagay. Tapos, naglagay ako, of course, ang lion. Favorite animal ko yan, lion. Okay, kaya yung pinalagay ko. So, depende yan sa personality ninyo naman. Okay? Okay? So, hindi pa tayo tapos. Kung medyo naliliitan kayo, okay, sa mga gold na yan, meron akong mas malaki. Kung medyo maliit para sa inyo, okay, ito. Meron akong pandarna na bracelet.
Okay? Meron tayong ganyan na available. Comment down below sa mga interested. Okay? Pero sa akin, hindi bagay yung ganitong klaseng bracelet, ano? Ayan. Kung type nyong mag-flex sa TikTok, ayan, kung nalilitan kayo sa mga gold nila, ay ito ay mas malaki. Ayan. So, i-flex nyo na yan. Sigaw ka na ng ding, ang bato, darna. Kailangan dalawa, okay? Para pantay. Ayan. Sa mga interested, comment down below. Ayan. O, medyo mahaba itong vlog natin. Tingnan natin kung abutin tayo ng 1 hour. Okay? So, huwag muna kayong antokin. Tapusin na natin ito. Kasi ngayon lang ako may time mag-vlog. Okay. So, pagkatapos natin ng gold ay, ano pa ba yung isa pang investment aside sa gold? Okay. Meron tayo dito, diamonds. Gold lang ba ang may mataas na value? Is a diamond a better investment than gold? Sa inyo, iba siya sa personal. Kumikinang siya, okay? Ayan, okay?